Habang may naiwan palang buhok ni Apolinario Mabini at ballpen o panulat ni Emilio Jacinto. At ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, meron palang parte ng kanyang utak at buto na na-preserve. At ang ilan dyan, kasama sa koleksyon ng historiador o historian na si Ambeth Ocampo. Ang babasaging boting ito, kamakailan lang, pumukaw sa interes ng publiko. Pinaka-iingat-ingatan, lalo't sinasabing naglalaman ng bahagi ng utak ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Unang nalitratuhan at ipinost online ng historian, kolumnista, profesor at dati ring chair ng National Historical Commission of the Philippines, si Ambeth Ocampo. Noon pa man, hilig na raw ni Ambeth na mangulekta ng mga may kinalaman sa ating kasaysayan. Ang kanyang koleksyon, narito sa kanyang bahay na parang munting museum. It's made of ivory, gold. Ipinakita sa akin ni Ambeth ang natatangi niyang koleksyon na kanyang hinanap, sinaliksik at pinag-aralan sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako makapaniwala, posibleng nahawakan ni Rizal. Pinansulat niya, mayaman si Juan Luna kasi silver yung belt niya. Parang ang liit naman ang bewang niya. Ito yung buhok ni Apolinario Mabini. Ang itim, no? Ang itim. Wala pang tina kasi noong araw. Pwede mo ipa-DNA yan. Pwede natin pa-DNA. Secret ng kasaysayan talaga relevance. Kung walang saysay siya, storya lang siya. Ang sinasabing bahagi ng utak ni Rizal na litratuhan ni Ambeth sa Ateneo University Archives. Dati rin kasi siyang chairperson ng Department of History ng Ateneo de Manila University. Paano nakuha yung utak yung ni Rizal? Utak naman, nakita ko yun kasi sa Facebook ng director ng Ateneo Archives, si Dr. Chas Navarro. Galing ito kay Saturnina ni Rizal, pinakamatandang kapatid na babae ni Rizal. Binigay ito, nakalagay lang, brain matter. Ayaw naman namin buksan, no? But naisip ko, hindi naman siguro utak yun kasi malambot yun. I think it's fragments ng skull. Importante sa amin ay malinis ang kamay bago humawak ng mga gamit dito. Ngayon ay hinahanap namin documentation. Binalik sa ulo eh. Natawag natin sa Espanyol na tiro de gracia o the mercy shot na para siguraduhin na patay na siya. Pagkakuha sa kanya, yung mga tao naglapitan ay pwipis yung pinulot. Doon na nag-start yung story naman ng pagkuha ng mga relikya si Rizal. We cannot say na officially on display to dito. Nakatago lang kasi until we find, you know, more evidence. Dalawa dapat tayo determine mo doon. Yung provenance, ibig sabihin kung anong pinanggalingan noon. Pangalawa, yung chain of custody noong bone at saka brain tissue fragments na yon. Another evidence is DNA. Although hindi nga natin alam kung anong ginamit doon na ano, preservative. Bukod sa pinaniniwala ang bahagi ng bungo ni Rizal, may larawan din si Ambeth ng vertebra o bahagi ng gulugod ng bayani na sinasabing binaplisa ng bala nung binaril si Rizal sa Bagumbayan o sa Luneta, December 30, 1896. Parang bato lang. Meron siyang lamat sa side. Doon daw tumama yung bala. Nung inipon yung kanyang labi bago nilagay sa ilalim ng luneta, nakalagay po naman ito ngayon sa Museum ni Rizal sa Fort Santiago sa Maynila. It was in possession dun sa anak ni Narcisa Rizal. Noong manalo ang mga Amerikano, no, laban sa mga Espanyol, nilipat yung mga buto sa bahay ng kaanak ng mga Rizal. Dito sa Binondo, doon hinugasan, nilinis yung mga buto. Temporarily, itinago ito sa isang urna. It was only in 1912, no, during the state burial, kung saan inilagak yung remain ni Jose Rizal sa ilalim ng ating monumento sa Luneta. Si Teodoro Alonso, bago nila nilibing yung labi ni Rizal, pag pumunta ka sa bahay niya sa Binondo, magkikwento yan tungkol sa anak niya, re-recite ng ultimo adios. Tapos ang sabi ng mga tao, kung nasa good mood siya, bubuksan niya yung kahon kung saan nakalagay yung labi ni Rizal. Ang kwento, isa sa mga kapatid ni Rizal, after nung binaril, pumunta siya sa Luneta. Yung bawat panyo daw, dinaw daw niya yung dugo doon. Lahat ng members daw ng pamilya, binigyan ng isang panyo na may mantsa ng dugo ni Rizal.
Minsan na naimbitahan ako dito sa mga kaanak ni Saturnina Rizal. Sabi ko, may hinahanap akong panyo na may mantsa. Alam niyo ba yun? Ay, oo, meron dyan. Ano, nandun sa kwarto. Tinawag nila yung mayordoma. Nasaan yung panyong may mantsa doon? Tuwan-tuwa pa siya. Sabi niya, alam niyo po, may mantsa yan kahapon. Nilabhan ko, tinuskus ko ng husto. Sabi niya, ayan o, tingnan niyo, wala na. Nilabhan niya yung dugo ni Rizal. Yung dugo ni Rizal. Nanlambot na ako kasi kung ito na yon, wala na siya. Ang panyo na tinutukoy ni Ambeth, nasa pangangalaga ngayon ni Malu, apo sa tuhod ni Saturnina. Nakasilid ang puting panyo sa brown envelope na may bakas pa ng mantsa na pinaniniwala ang mula sa dugo ni Rizal. Nakikita mo yung mga brown spots. Nakikita mo yung initial SRDH. Bale sa Saturnina Rizal de Hidalgo. 2017 or 16 pumunta ako sa Sweden. Pinacheck ko dun sa DNA. Hindi nila mahanap na yung DNA kasi masyado nang matagal at masyado nang ma-faint. Nag-aral ang doctorate degree in Southeast Asian History sa London si Ambeth bago naging historian. Dati siyang Benedictine monk. Estudyante pa lang daw siya, nangungulekta na ng artifacts at nahilig na sa pagbabasa ng mga libro. Madalas din siyang tambay noon sa mga art gallery. May isang balikbayan box, puro mga papeles ni Antonio Luna. May mga notebook na may mga microscopic objects kasi nga scientist si Antonio Luna bago naging general, di ba? Sinabi na, interesado ka dyan. O sige, dalin mo na yung kahon para paserox mo yung gusto mo. Hanggang naubos na yung baon ko for the month. Within that week, nasunog yung gallery. So Sayang. Ang natira na lang, yung na-photocopy ko lang. Ito, painting ni Juan Luna. Ito, isa sa mga bihirang mga trabaho na ginawa niya sa Pilipinas. Sa ilalim, merong HSBC na cheque na inisyu kay Luna. Tapos ito namang isa, painting ni Felix Hidalgo. And then this one is a Standard Chartered check issued to Felix Hidalgo. Meron din siyang original na kopya ng La Solidaridad. Pahayagan mula 1889 hanggang 1895. Kala mo malaki. Ito mas maliit pa siya sa A4. Kopya ng La Solidaridad. May hawak din siyang sedula ng kompositor ng ating pambansang awit na si Julian Felipe. Passport ng manunulat na si Marcelo H. Del Pilar. Si Plaridel. Mm-hmm. Kung kanino ipinangalan ang building ng Mascom. Sa UP. Kopya ng kauna-unahang konstitusyon ng ating republika, ang Malolos Constitution, at isang maliit na papel na may sulat kamay ng pintor na si Juan Luna. Kanino niya sulat ito? Meron siyang pinadala ng sinisingil na tao. So parang ano, itong taong na to, ibigay mo yung ibigay. Ang sinturong ito, nagawa naman sa pilak o silver, kay Juan Luna rin. Meron kasing gallery noon sa Cubao. Nakita ko doon, nandoon yung uniform ni Antonio Luna na puro dugo. Suot niya nung pinatay siya. Nandoon yung mga brushes ni Luna, yung kanyang mga Amerikana, na ayaw nilang ibenta kasi daw do-donate sa museum. Tapos nakita ko to sa kahon. Ito ba bebenta ninyo? Oo, bebenta namin. O di, ito lang nakuha ko. Parang ang liit naman ang lewang niya. Hindi kasya sa atin. Mayaman si Juan Luna kasi silver yung belt niya. What a privilege na hawakan natin. Pero ang marahil pinaka-nakakamangha sa koleksyon ni Ambeth. Ito yung buhok, yung buhok ni Apolinario Mabini. Ang itim, no? Ang itim. Wala bahay. Pang tina kasi. He got it when he was, nung patay na. Ibig sabihin, wala pa siyang uban. Ang hibla ng buhok ni Mabini, ibinigay kay Ambeth ng dating kawani ng National Historical Commission of the Philippines. Hinukay ang labi ni Mabini taong 1980. Si Mabini kasi ay nilibing sa Batangas. Kwento kasi nung araw, kaya raw nalumpo ay dahil may syphilis siya. No? So meron isang grupo ng doktor noong 1980. Pag-aralan nga natin kung totoo yan. So in-exhume nila yung bangkay ni Mabini. So, ang lock of hair po ni Mabini ngayon ay hindi po muna pwedeng makita po ng publiko kasi kasalukuyan po siyang naka-safe keep po sa aming museum. Dito sa bayang sinilangan ni Mabini sa Tanawan, Batangas, nakatira ang isa sa mga apo ng bayani, si Peleja. Early 1980s, pinag-aralan ng
National Orthopedic, buo pa yung kanyang ngipin, yung kanyang buhok, maitim na maitim pa. Kasi 38 years old, namamatay siya eh. Ang medical analysis nila, nalumpo siya dahil sa polio. Bago ibinalik yung bangkay ni Mabini, yung isang tao ng historical commission, kumuha ng konting buhok. Dinala niya doon sa opisina sa Maynila. Yung mga tao doon sa opisina, parang natatakot sila na, "Uy, ba't mo kinuha yan? Ganyan, ano eh. Itapon na. Hindi mo pwede itapon na buhok ni Mabini at naisara na yung nicho, di ba? Mm-hmm. Pwede niyo ba akong bigyan?" Nagtataka sila, parang anong gagawin dito? Wala, gusto ko lang magkaroon. Alam lang natin, dakilang lumpo. Po. Yung klase ng pag-iisip na meron noon, panahon ni Mabini na nadidiscriminate yung mga katulad niya. Hanggang ngayon, diba? Ganun pa rin. PWD siya, hindi ka pwede. Pag tiningnan mo, marami tayong makikita sa kasaysayan na siguro kung inayos nila nung panahon nila, di hindi na natin problema ngayon. Pero ang Beth, I'm sure yung ibang tao, kumukuha siya ng inspirasyon sa buhok ng patay na bayani. Nung una akong nagturo, nung 88, meron kasi akong dilalang mga estudyante. Pumunta kami sa Intramuros, pinakita ko kung saan nakalibing si Luna. That was a life-changing moment. Yung isa kong estudyante, ang tagal-tagal niyang nakatingin doon sa nicho. And then sabi ko, bakit ba? Tapos sabi niya, si Luna ba nakalibing dyan? Ayan ang pangalan. Juan Luna. Sabi niya, ang ibig mong sabihin, totoong tao yan si Luna. Bakit siya ganon? Kasi nga, nababasa lang natin sa libro. Parang fairy tale lang sila. Si Emilio Jacinto naman ang kinikilalang utak ng Katipunan, na ang isa sa mga ginamit na pluma o panulat, hawak din ngayon ni Ambeth na nakuha lang daw niya sa isang antique shop taong 2018. Sabi niya, puro ano po yan, puro pilak. Tutunawin po yan, padadala sa may kawayan. Ganun, pwede ko ba bang tingnan? Tapos nakita ko, ang ganda nito. Tinimbang niya. Ang timbang, tapos tiningnan niya ang presyo ng pilak. Parang lumabas, parang 150 pesos yata. Sige, bayad, di ba? Pag-uwi sa bahay, nilinis ko siya. Tapos lumabas, meron pala siyang ribbon. Tapos sa ribbon, nakalagay premyo para sa poetry. Tapos nakalagay Emilio Jacinto Dizon. Ang pilak na panulat, pinaniniwalaang na panalunan ni Jacinto sa isang poetry competition sa San Juan de Letran. Para ka nanalo ng jackpot niyan sa loto. Kung hindi mo naman binili ito, di natunaw na. Parang fountain pen kasi sinasawsaw nila sa ink. Nahahawig ito sa silver quill na napanalunan din ni Rizal taong 1879 para sa kanyang tulang A la Juventud Filipina to the Filipino Youth. Kaya ko yan naalala kasi meron na akong isa pa. Ito naman, binigay sa akin nung balo ni Guillermo Tolentino, yung gumawa ng oblation. Kwento sa akin nung matanda, parang pluma na napanalunan ni Rizal. Ganun eh, parang kay, sabi niya, sa'yo na lang. Rizal nga ba ito o hindi? Ewa ko, di ba? Nung tinitingnan ko yung mga letrato, kamukha nga niya, di ba? Nung nagtuturo nun ako sa UP, ito yung pinapansulat ko ng final grade. Posibleng fountain pen ito ni Rizal? Yun ang pagkakwento sa akin. Wow! Hindi ako makapaniwala. Posibleng nahawakan ni Rizal. Pinansulat niya. Yes. Bakit nga hindi ganyan ang pagkakakwento sa ating mga eskwela? Siguro dahil kulang sa oras, kulang sa saliksik, may sinusunod silang syllabus. Pinaka-effective na method para magturo, magkwento. Ang tanong, yung mga bata kaya ngayon, interesado kaya sila sa ganitong mga bakas na iniwan ng ating mga bayani? Mukhang interesado naman sila, di ba? Akin lang sana na mas lumalim yung usapan. Para sa akin yun yung public impact. Mapalago mo ang interest sa kasaysayan. Saya, importante yan para sa isang bayan. Wala kang balak i-share ito, Ambeth, sa pamagitan ng museum? Kaya nga tayo nag-uusap para ma-share. Dito na lang daw. Diba? Balang araw, sana nakalagay ito sa mga museum para yung mga bata, appreciate nila. Higit pa sa nakalimbag tungkol sa ating mga bayani sa libro, malalim pa nating kilalanin ang kanilang pagkatao. Alamin ang mga kwento sa likod ng kanilang kadakilaan para higit nating makilala ang ating sarili at
maunawaan at mahalin din ang ating pinagmulan. Dun sa mga kababayan natin na nagsasabi, oh, proud kami maging Filipino. Pero parang ang hirap mahalin ng bansang ito kasi hindi naman tayo umuusad. Mahirap pa rin ang buhay. Lagi kang parang nakikipaglaban. Ang lahat kong description sa kasaysayan, parang bangungot siya na dapat magising na tayo. Mm-hmm. Parang ang kasaysayan is a reminder na the past is still present. Laging maling turo ng mga teacher, parang history repeats itself. Hindi totoo yan. Wala namang power ang history. Ang nag-uulit ng kasaysayan tayo, kaya natin nuulit kasi hindi natin alam. So itong mga bakas ng nakaraan ay nandiyan para itulak tayo na mag-iba, magbago, umunlad. Yun ang panaginip. Ang kasaysayan ay bangun. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.